Si Leila De Lima ang maituturing na isa sa pinakamakapangyarihang babae sa bansa sa panahon ng administrasyon ni Pangulong Noynoy Aquino. Miyembro ng gabinete bilang Justice Secretary, pinalad na manalong senador. Pero ang isa sa mortal niyang mga kaaway, ang dating alkalde ng Davao City ay iniluklok sa Malacanang. Nagsimula ang tensyon sa pagitan ni De Lima at Mayor Duterte noong 2009 nang pamunuan ng Nuoy Commission on Human Rights Chairperson De Lima ang imbestigasyon sa tinaguriang Davao Death Squad. Kabilang sa rekomendasyon ni De Lima na imbestigahan ng ombudsman si Duterte dahil sa umano'y kawalan ng aksyon sa serye ng pagpatay ng grupo. Pero hindi tahas ang idinawit ni De Lima si Duterte sa DDS at mga patayan. Nang maupo bilang Justice Secretary mula 2010 hanggang 2015, maraming naipakulong si De Lima na sinasabing mga kaaway na politikal ng administrasyon, kabilang na si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. November 15, 2011, sa bisa ng watchlist order ni De Lima, hindi pinaalis ng immigration official si Arroyo sa NAIA. Magpapagamot noon sa ibang bansa si Arroyo at nakakuha rin sa araw na iyon ng TRO mula Korte Suprema laban sa watchlist order ng DOJ. Sinuway ni De Lima ang SCTRO at nagmatigas na huwag paliparin si Arroyo. Kinasuhan naman ng electoral sabotage ng COMELEC si Arroyo sa Pasay Regional Trial Court, kaugnay ng umano'y dayaan sa 2004 presidential at 2007 senatorial elections, kasama ang DOJ sa nagdinig ng kaso. At kahit opisyal ng gobyerno si Arroyo sa RTC at hindi sa Ombudsman at Sandigan Bayan, isinampa ang kaso. Sa araw ding iyon, nagbaba ng warrant of arrest ang Pasay RTC Branch 112. Ito ang pahayag ni De Lima noon. Ibig sabihin yan, sa kanyang pagtingin, pag-review dun sa records, dun sa mga sinabmit sa kanya, including the information, ay naniniwala siya na merong probable cause. So there's nothing unusual about that. Nagkaroon rin ng partisipasyon si De Lima sa impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Nagbigay ng testimonya bilang prosecution witness si De Lima hinggil sa anya'y questionableng TRO ng SC pabor kay Arroyo. Nauna ng tahasang binatiko si De Lima si Corona at ang Korte Suprema. Sabi niya, bukod kay Corona, dapat ma-impeach na rin ang binansagan niyang Arroyo Justices o mga appointee ni Arroyo. Bagay na binatikos ng ilang sektor dahil kawalan daw ito ng paggalang at pangimasok sa hudikatura. Pinangunahan ni De Lima ang malakihang raid sa New Bilibid Prison noong December 15, 2014, kung saan bukod sa mga magagarang kubol at gamit, nakuhanan rin ng droga ang mga preso, kabilang na ang high-profile inmates. Ilang buwan matapos mahalal sina Duterte at De Lima, nagpasaring ang Pangulo na may tatamaan sa kanyang opisyal na gobyerno. Pinangalanan ng Pangulo si De Lima na nasa taas sa kalakaran ng iligal na droga sa Bilibid. Ang Bilibid drug trade ang naging basehan ng samot-saring reklamong isinampa laban kay De Lima, Ronnie Dayan at iba pa sa DOJ. February 20, 2017, nairaffle ang mga kaso ng DOJ sa Branch 204, 205 at 206 ng Muntinlupa Regional Trial Court. Agad naghain ang mga motion ang kampo ni De Lima, pero matapos ang tatlong araw, nagbaba ng arrest warrant ang Muntinlupa RTC Branch 204 na hinahawakan ng mismong executive judge ng Muntinlupa na si Juanita Guerrero. Umaray si De Lima, biktima daw siya ng political harassment at minadali umano ng hukom ang pagbaba ng arrest warrant. Ngayon, binabalikan si De Lima ng pahayag niya tungkol sa pag-aresto noon kay Ginang Arroyo. Hindi pa kayo nag-wonder na napakabilis namang maglabas in the span of just a matter of hours? Hindi po yan unusual. In fact, as I know it, as a previous practitioner, ang general rule is that nakakakuha talaga ng warrant of arrest kaagad din after the filing of information. Nothing unusual, nothing extraordinary. If on the same day that a criminal information is filed, ay nag-i-issue rin kaagad ang judge ng warrant of arrest. Kaya naman, paniwala ni Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na sinang-ayunan rin ng mga kritiko ni De Lima na kakarma na ang senadora. Nanindigan naman si De Lima na ginagawa niya lamang ang kanyang trabaho. What they're saying is that, because I sent to jail,
some of some high profile personalities in my capacity as Secretary of Justice. For example, the former President Gloria Macapagal Arroyo. But I was just doing my job. Balak ni Dilima dumulog at magpasaklolo sa Korte Suprema. Ang tanong, kakatigan ba ng mga maestrado ang kanyang hiling? Samantalang isa ang SC sa dating nakatikim ng masasakit na salita mula sa kanya? Ina Reformina, ABS-CBN News.